Good morning and welcome to Isjin Studio. So yung nakikita nyo ngayon ay ang aking mga 3D printers. Okay? So naubusan na ako ng resin. Resin nga pala is yung ginagamit doon sa isang klase ng printer. So ito ay parang liquid tas nagiging solid siya na 3D print. So itong dati ko is from Isan, ang tawag sa kanya is plant-based photopolymer resin. So, paubos na siya. Skin tone yung color nito. So, since paubos na siya, isipan ko order ng bago. So, ito yung bagong, I'm not sure kung bagong product to na Isan, pero ang tawag sa kanya is e-resin PLA, biophotopolymer resin. So, ang sabi nila is yung materials or ingredients or may ingredient na ginamit dito sa resin na to na ginagamit din doon sa mga PLA sa mga FDM type ng printer. Ito yung mga sample ng FDM type ng printer. Yung nasa taas niya is PLA yan. Okay, so yung bala PLA. So itong isa kong printer na to, ang tawag sa kanya is Ender 3 B2. Okay. So ngayon, ang binili ko ay 1 liter na. Ang kulay niya is transparent. So susubukan natin ito dito sa ating Creality LD002R resin printer. Magkaibang printer ito at saka ito. Ito ang ginagamit sa kanya is filament base. Yun nga, yun nasa taas na to. Filament yan. Pero ang ginagamit dito is yung resin na liquid na katulad nito. Okay? So, magta-try tayo mag-print ng mga figures using this transparent e-resin PLA. And then, tetest natin kung ano ba talaga meron dito sa e-resin PLA. So, yun. So, nakahanap tayo ng model dito sa Thingiverse.com na susubukan natin i-3D print gamit yung ating bagong resin. So, ang napili ko is itong Pegasus model na to. Napakaganda niya. Created by M3DM. Okay? Yung mga design ni M3DM is napakaganda. Mga usually tabletop, mga creatures. So, ipopost ko yung link ng kanyang Patreon sa link description sa YouTube. Okay. So, i-download natin to si Pegasus. And then, subukan natin i-print. So, nalinis ko na tong LD002R ng Creality. Ang ginawa ko ng paglinis dito is tinanggal ko yung dating resin. Nilipat ko dito sa isang printer. Tapos, pinunasa ko lang ng tissue. So, hindi yan nuhugasan kasi masisira yung pinakalagayan niya ng resin. Okay? So, yung boses ko, kaya ganito is nakamask ako. And naka-gloves kasi kapag nahawak tayo ng mga gantong resin, kailangan protected din tayo dahil chemical pa din to eh. Okay, so magsasali tayo. So yung ginawa ko nga pa ng model is medyo maliit lang, nasa 2 inches lang yung height. The reason for that is, una gusto lang nating testingin kung ano yung transparent resin na to, i-resin PLA. So, kung magkakamali ba tayo, hindi tayo nakasayang ng resin, pati lang yung nagagamit natin. Okay? Tsaka, okay lang din naman yung 2 inches kasi medyo cute yung tignan. Okay. So, sabi natin, so, nakatab ko na to, so, maglagay tayo ng siguro hanggang doon sa unang level. Oh. So, ang consistency niya para lang siyang tubig. Okay, siguro enough na yun. Okay, and then tanggalan lang natin ito. Ang lagi natin tatandaan, hindi dapat na-expose sa araw ang resin kasi magubuo siya. Okay. I-open natin yung machine.
So, nilagay ko na dito yung model, na-slice ko na siya. So, kung nagtataka kayo kung ano i-slice, magkakaroon ako ng tutorial kung paano i-slice yung mga 3D model para pwede na i-print. So, lalagay na natin siya dito. Okay. I-slitan ko lang yung kanyang build plate. Ito ang tinatawag na build plate. Dito dito makakapit yung piniprint natin. Lagyan lang natin siya ng dake. Sasalpak lang natin yung flash drive. Then, hanapin natin yung model. So, yun, Pegasus. So, click lang natin. And then, i-print. So, medyo matagal ng printing ng mga 3D printer. Ito, approximately abot ng mga 5 hours. Okay. Doon lang yan sa 2 inches na height. So, ang ginagawa, ang nangyayari kapag ka nag-3D print using resin printer is ilaw yung nag-cure doon sa liquid para maging solid. Wherein dito, ito yung mga FDM printer, tinutunaw niya itong filament. Tinutunaw niya to. Tinutunaw niya, tapos binubuo niya dito sa build, sa plate or sa base yung model. Okay? Ayan. So, babalikan natin siya mamaya at titignan natin kung ano yung magiging itsura. Medyo excited tayo kasi clear yung ating resin. First time natin makapag-print ng ganun. Balik tayo mamaya. So, nasa 60% na tayo ng printing. Review natin. Silipin lang natin. Uy, ang ganda. Tayo na lang nating matapos. Tatakpan ko na muna ulit. Okay, so after 5 hours, 14 minutes, natapos na rin yung print. Tara, silipin natin. Okay, so meron akong ginawa na in-3D print para pwede kong i-rest tong build plate para tumulo pa yung ibang resin. So, ganito siya. Nalagay. Ang mangyayari niyan, papatak pa yung mga sobrang resin pabalik doon sa bat. Bat ang tawag dito sa lagay na resin. Okay, balikan natin siya mamaya. So, pagkahangon natin mamaya, so, gagamitin natin itong, ang tawag dito ay Anycubic Wash and Cure. So, meron yan namang 99.99% na isopropyl alcohol. So, ang mangyayari dyan, itong machine na to ang gagamitin natin para linisin yung print at i-cure yung print. So, washing to and curing machine. So, after ilang minutes, sahangoy na natin to ating pin print. So, gagamitan natin nito para maisaksak natin doon sa curing machine. Okay, so tignan nga natin. Ganda ng print. Kita nyo ba? Okay, so lalagay ko na doon sa curing machine. Stig nyo pagkano i-cure. Ang ganda ng kulay. So, natapos na natin siya inisin. Tanggalan na support. Ang ganda. Ay, napansin ko lang, no? Dito sa mga support natin sa bukan, sa mga nagti-3D print dyan, so, ito yung e-resin PLA na tinatawag nila. Tapos ito yung dati, yung mga dati kong resin. Pag binend natin to, ito yung mga dati, yung mga luma, yung mga ginagamit ko dati, isan din. So, pag binend natin, nagka-crack. So, baga brittle siya. Parang matigas, pero biglang magka-crack. Ayan. Okay. Pero dito sa e-resin PLA, so parang nagbe-bend siya. Pansin niyo, nagbe-bend. Hindi ko lang alam kung mali yung cure ko o ano.
Nagbe-bend siyang mabuti bago siya mag-break. Diba? Hindi siya solid na solid. Yung hindi siya matigas na matigas. Ayun yun lang yung napansin ko. Okay. Ano yung bend natin. Ayun. So habang ina-process ko si Pegasus, nag-print din ako ng Yoda. So, tignan natin kung ano yung tsura mamaya.